Bakit ka na parito sa aming tanggapan? Bakit ka mag-report po sa ano? Customer recruiter po. Sino naman ang iyong nireklamo? Ako malis sir. Si ma'am. Ako na lang ang Sarah po or Princess. Sir? Ako po. Ako na lang ang pangalan niya po. Ginagamit niya po yung Sarah po. Sarah? Opo. Ano ba siya nakilala? Sa group chat po. Kasi doon siya kailan. Trabaho daw po sa isang hotel or sa isang hospital daw po. So, sa Singapore. Okay. So, ano yung panimulang requirements? Medical po. Medical. Dapat naman ang mga isang medical. 3,500. Ilan na ang ilagay? Matapos ang medical ninyo, sa trabaho. Ano po yung sumunod na nangyari? Sabi ko sa amin, maghintay lang daw po kami sa tawag nila. Kaya ako yung nag-apply sa iba pa. Kami mag-training ng TESDA. Para sa training niyo sa TESDA? Para makakuha po kami ng certification. Certification for? In situ. Sa education niyo? Para gagamitin sa trabaho. Hindi, anong training niyo? Housekeeping. Para makapagtrabaho kayo? Kasi po requirements po nila yan. Saan nila requirements niyo? Labas ng bansa. Anong bansa yung pupunta niyo? Singapore. Ano naman yung mga pinangako na sa'yo na alam? Yung pinangako po nila sa amin. Name? Magkakaroon ng... Meron dyan? Magkano yung sakong pinangako? 30,000 pesos. Apo. Tapos free accommodation. Transportation allowance. Ilang oras ng trabaho? 8 hours duty po. Kung may kasama ka na mag-prepare, para meron ng body-prepare o kaya meron ng asawa ka, siya naman yung magbibigyan ng pera. Lucky ang ako natin, okay, di ba? Alin siya nalang ang pera, di ba? Ngayon kami naman na sabi-sabi lang ang pera. Pag kaya mo po na yung pera, ikaw ang dalawin ko. Tapos pupunta na kami sa loob. Huhuli na namin, ha? Okay ba yun? Okay ba? Okay. Okay. Para patama na ini sa mga
magsasama kayo, ha? Baka muna magsasama kayo. Ayos, ha? Patingin niyo ulit. Kakapin ko lang ito, Miss Yan. Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Kinukutusan lang nila. Ano ang pangalan mo? Mahama ka muna. Ano ang pangalan mo? Kusap mo ba? Sige, doon sa opisina. Nagtanda kami ng ano ng operation kasi may mga complainant dito. Dumulog dito, galing sila sa ibang ano, ibang probinsya, galing pa sila sa Leyte, yung isa sa Davao. Ni-recruit nila, papunta daw sila ano, papuntang Dubai, papuntang Japan, at hiningan na sila ng pera. Ngayon, hinihingan pa ulit sila ng pera. Umiiyak na itong mga to kasi sabi nila, inutang lang nila yung pera nila eh. Nagbenta pa na kung anong mga gamit sa probinsya para lang makapag-apply. Ngayon, nalaman namin sa POEA, hindi palang nagre-recruit sa kanila, eh hindi pala ano, hindi pala rehistrado sa POEA o hindi autorisado mag-recruit ng mga tao papuntang abroad. Kaya nagkaroon ngayon ng entrapment operation. Ito ngayon yung mga nahuli. Sir, ano pong ilang counts ng illegal recruitment? Sir, ilan po ang biktima nila? Meron tayong ano dito, 5 biktima. Sabi din ng mga kaibigan nila, marami pa silang nabiktima nito. Sir, ang modus eh, paano po ba nila na nakilala yung suspect sa? Itong suspect nakilala nila sa online. Nagre-recruit yan through online. So, ini-encourage nila yung mga maloloko nila na meron daw opening na trabaho sa Japan, sa Dubai, kaya nilang paalisin. Kaya ngayon, dahil online nga, madali na lang yung ano, pagre-recruit, sabi ng ganun. Kanina sir, sabi ng isang victim sir, Singapore daw yung pangako sa kanila. Oh. DH sir. Oh, iba-iba ngayon. May Dubai, may Japan, may Singapore. Iba-iba kung saan mo gusto pero mapunta. Pero positive sir, upon verification sa POEA sir, wala talaga sir. Ay, oo. Meron tayong certification na nakuha sa POEA na ito ay hindi registrado at hindi autorisado mag-recruit ng tao
papuntang labas ng bansa. Ang daming victim na umiiyak kanina, sir. Naaksunan niyo, sir. Congratulations, sir. Oh, para yan sa ano, para yan sa bansang Pilipinas, para sa mga taga Maynila na umiiyak at para mabigyan natin sila ng hustisya. Ayan kasi yung utos sa atin ng ating presidente.